Yo mga idol, quick breakdown lang tayo sa isang crucial crunch time play involving Japheth Aguilar sa laban ng Gilas kontra Lebanon. Ano ba dapat ang ginawa niya? Pero bago natin pag-usapan, palike naman ng ating video bilang suporta. Kamusta mga idol? Anong balita? Kung bago ka pa lang dito, i-click mo na ang subscribe at ang notification bell para maging updated ka sa ating mga uploads. Magsimula tayo dito. Down by 2 ang Gilas, 47 seconds left. It's supposedly Clarkson's time to take over. Humingi siya ng pick kay Kai Soto at nakuha ang mismatch na gusto niya. Pero instead of attacking the much slower big man, pinick up ni JC ang kanyang dribble at pinasa sa corner kay Japheth. Nakakita si Aguilar ng konting space para tumira and he took the opportunity. Pero what he failed to notice is libre si Kai sa ilalim. Maybe nag-aalinlangan siyang pumasa dahil mataas ang defender na nag-close out sa kanya. Pero he can always go for that bounce pass. Kilala siya as a decent perimeter shooter, pero not as a great 3-point threat. Kung pinasa niya sana kay Kai na may height advantage at napakalapit sa ring, better shot selection sana. Isusungkit na lang yon ni Kai sa sobrang lapit at medyo late pa sa pagbalik ang kanyang defender. Pero ano nga bang nagudyok kay Japheth na itira ito? Sa previous possession kasi, muntik na siyang magka 4-point play sa isang corner in and out 3-pointer. Masarap siguro ang bitaw niya sa last play, kaya feeling niya kaya talaga. It's a basketball instinct, pero may mas better option pa kasi. Nonetheless, ang talo ay talo. 21 ang ating turnovers at 9 lang sa Lebanon. Kahit star-studded pa tayo, kung kulang sa preparasyon at chemistry, wala ring kwenta. Actually, we needed this loss to remind us na walang shortcut sa panalo kahit may NBA player pa tayo. After all, success is determined not by who you bring but by what you do before the battle. Kaya kayo mga idol, anong masasabi nyo sa play na ito ni Japheth? Join the conversation, magkomento lamang si baba. Kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and subscribe. I-follow mo na rin ang ating social media platforms for more exclusive sports content. Until then, this has been Courtside Buckets. See you on the next one.